Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim ng angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya't buksan natin ang ating puso upang sa gitna ng mga pagsubok, tayo ay patuloy na makapaglakbay patungo sa Kanyang kaharian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong tinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan ay makamtanawan namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ng mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarili nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matutuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila
nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nagsisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos, iyaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa mga napakukupkop, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ang mga Hudyo doon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tindakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus sa Sareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Habang papalapit na ng papalapit ang mga mahal na araw, nakikita na natin ang hugis ng kwento na maghahatid kay Jesus sa Kalbaryo. Narinig natin sa unang pagbasa, alam bagay may pangitain. Ang mga masasama ay nagbabalak laban sa mga matuwid. Ang mga palalo ay nais tambangan ang mga mabubuti. Sa katunayan, hindi lamang ito propesiya tungkol kay Jesus sa Sareno, kundi sa lahat ng mga mabubuting tao. Minsan nagtataka tayo, bakit ang nagpapakabuti ang parang mas nahihirapan? Ang mga mas nagtatangkang lumapit sa Diyos ang mas lalong natutukso at binabagyo. Huwag po tayong magtaka sapagkat yan ang landas patungo sa Diyos. Kaya nga, sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, dito natin nakita ang siphayo ng mga matutuwid. Ang mga masasama, makita pa lang ang mabuti, nagagalit na. Bakit? Sapagkat pinapaalala sa kanila ang tama. Kaya naman gusto nilang lipulin, tanggalin sa eksena ang mga matuwid. Ganito ang nangyari sa ating Panginoon. Kaya nga't sa Ebanghelyo narinig natin, papunta si Jesus sa Jerusalem, may mga nagtatangka na sa kanyang buhay. May mga galit na sa kanya. Bakit? Ipinapahayag niya ang katotohanan, ang pagpapatawad, ang pagmamahalan, ang kapayapaan. Sino bang ayaw sa katotohanan? Ang mga sinungaling. Sino ba ayaw ng kapayapaan? Ang mga para sa karahasan. Sino bang ayaw sa pagpapatawad? Ang mga nais ng paghihiganti. Sino bang ayaw ng mga pagbibigay? Ang mga mararamot. Sino bang ayaw sa kalinisan? Ang nasa kadumihan. Kaya nga't nais nilang siluin si Jesus sa Sareno. Pero bakit sa tagpong ito, hayagan na tuloy si Jesus sa kanyang ginawa? Hindi siya papigil. Dito tayo makahango ng lakas. Ano ang nagpatuloy kay Jesus Nazareno? Narinig natin, nagtatalo yung mga tao. Siya ba ang Mesiyas? Alam natin kung saan siya nagmula. Dapat kasi hindi natin alam kung saan siya nagmula. Yun kasi ang paniwala ng mga Hudyo. Mayroon daw pong isang manunulat na binigyang distinction niya o pagkakaiba yung pinagmulan at pinagmumulan.
pinanggalingan at pinanggagalingan. Sa unang dinig, parang pareho yon. Saan ka nagmula? At ano yung pinagmumulan? Pag sinabi natin saan ka nagmula, saan ka nanggaling, ito yung lugar. Halimbawa ngayon, natitiyak ko, marami sa inyo, hindi naman taga Quiapo, kung saan pa kayo nanggaling, saan pa nagmula. Iba pa siguro, napakalayo pa sa mga probinsya pagaling. Kanina pang madaling araw nagbiyahe. Nagpunta rito tayo, iba't iba ang pinagmulan, pinanggalingan. Pero mas malalim daw, at ito yung dapat mas lalo nating tuklasin. Yun ang malinaw na malinaw kay Jesus sa Sareno, kung ano ang kanyang pinanggagalingan. Hindi lang siya galing sa Nazaret. Pero pag sinabi nating pinanggagalingan, ito yung dahilan ng ginagawa mo. Yung pinagmumulan, ito raw yung pinaghuhugutan mo. Kaya nga diba minsan, kung ang kasama mo mas matalos, kung ang kausap mo halimbawa, may alam sa counseling o sa pagtuturo, di ba minsan kapag may isang taong biglang sumisigaw lang, may ibang taong pwede mong tanungin, saan nanggagaling yan? Minsan hindi na tayo nag-iisip kung ano yung pinanggagalingan natin. Natatangay na lang tayo ng agos ng buhay. Kaya kung ano lang yung nararamdaman natin, ano lang yung binabato sa atin, yun na lang tayo. Natatandaan ko po yung matandang pare sa amin, ganun lagi ang tanong niya. Kapag nakita niya kami, minsan biglang nagdabog, papatawag kami, sabi niya, saan nang gagaling yan? Alam niyo, minsan sa buhay natin, may mga pinanggagalingan yung ginagawa natin. Kaya minsan, di ba, mainit ang ulo mo. Nagugulat yung mga kaopisina mo. Dahil wala namang may ginagawang masama sa iyo, ikaw, bigla ka na lang, no? O na, may maingay lang na konti. Halimbawa, kahit dito sa simbahan, may nakatabi ka lang bata na maingay, bigla mong pinalo. Magandang tanungin mo ang sarili mo, saan ang gagaling yan? O dili kaya, mamaya, kumanta lang tayo ng ama namin, may iba sa inyo, biglang umiyak na. Saan ang gagaling yan? May mas malalim na tumatakbo sa buhay natin. At minsan, hindi natin yun alam. Si Jesus sa Sareno, malinaw ang kanyang direksyon sa buhay, matatag ang kanyang kalooban, sapagkat malinaw din sa kanya ang kanyang pinanggagalingan. Hindi lang siya galing sa Nazaret, galing siya sa pag-ibig at kalooban ng Ama. Kaya nga't marami mang pumupukol sa kanya, marami mang kontrabida sa buhay, marami mang pagdaanan sa buhay, nakatindig siya sapagkat malinaw ang kanyang pinanggagalingan. Mga kapatid, minsan hindi maganda ang ating pinanggagalingan. Kaya nga tayo lumalapit sa kanya. Siguro nga iba sa atin, parang mainit ang ulo agad. Kaya minsan kailangan unawain mo rin. Minsan sabihin mo lang, ang sungit naman ng taong ito. Pero hindi mo alam yung kanyang pinanggagalingan. Hindi mo alam, bata pa lang siya. Hirap na siya sa buhay. Siya na ang kumakayod sa buhay. Minsan nakala mo may ibang taong ganyan ang ugali. Pero hindi mo alam ang kanyang pinanggagalingan. Hindi mo alam, noon pa lang, api na siya. Binubugbog na siya ng tatay niya. Hindi mo alam ang pinanggagalingan din ng kapwa mo. Kaya ingat din tayo. Huwag tayong agad naghuhusga. Huwag tayo agad
nag-iitsapwera ng ibang tao. At hindi ba ganun din ang gusto natin? Unawain tayo ng ibang tao kasi hindi nila alam ang ating pinanggagalingan. Kung meron mang nakakaalam ng ating pinanggagalingan, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Hindi niya lang alam na galing kang Caloocan, galing kang Rizal, galing kang Bulacan. Alam din ni Jesus Nazareno ang pinanggagalingan mo ngayon. Sakit? Problema sa pamilya? Sa kabuhayan mo? Yung problema mo nung nakaraan mo na ngayon, pinipilit mong ayusin ang buhay mo? Dati kang drug addict? Dati kang magnanakaw? Minsan, kaya hirap tayo magbago sa buhay kasi pakiramdam natin walang umuunawa sa ating pinanggagalingan. Pero kaya tayo narito ngayon sapagkat alam natin si Jesus Nazareno, nauunawaan niya tayo, tinatanggap niya tayo, at tutulungan niya tayo. Sana din, mga kapatid, tayo din. Ganun din ang maging susi sa ating buhay. Alamin mo ang pinanggagalingan mo sa buhay. Bakit ka matatakutin? Bakit ka nagdududa agad sa kapwa mo? Saan ang gagaling yan? Dahil ba dati, nadaya ka? Pinagtaksilan ka? Kaya ngayon, wala kang tiwala kahit kanino. Alamin mo ang pinanggagalingan mo sa buhay para yon ang ialay mo sa poon upang ikay bigyang lunas. At tandaan mo rin pagkaharap mo ang kapwa mo. Hindi lang yung panlabas ang dapat maging sukatan mo. May pinanggagalingan din siya. Yung kasambahay mo, yung kasama mo sa trabaho, yung amo mo, may pinanggagalingan din siya. Sikapin mo din, alamin at unawain para lalo kayong magtulungan at para lalong maging maayos ang samahan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, bumaling tayo sa Kanya at manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, iyong mga deboto, lumalapit sa iyo sapagkat alam namin kilalang kilala niyo po kami. Wala kaming maitatago sa inyo. Alam niyo po, hindi lamang ang aming pinanggalingan kung hindi ang aming pinanggagalingan. Minsan, nagkukubli kami sa aming kapwa. Minsan, kahit sa sarili namin, hindi namin matanggap kung sino kami. Wala kaming maitatago sa inyo. Mas kilala niyo po kami kaysa sa aming mga sarili. Kaya nga't mahal na poon, tulungan at turuan niyo po kami upang katulad ninyo sa gitna ng mga maraming pagsubok, maraming balakid, maraming sakit na natili kayong naglalakbay. Alam na alam ninyo ang pakay at hantungan sa buhay. Ganon din sana kami sapagkat wala kaming ibang hangad kung hindi ang makapiling kayo at mapabilang sa inyong kaharian sa langit. Tulungan niyo po kami upang sa gayoy katulad ninyo maging malakas, mabuti at mapayapa kami. Mahal na pong Jesus Nazareno,
kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga mahal kong kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating tugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, isinugo mong iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalang kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. O nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ito, sa pagpapatawan ng mga kasalanan, ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay kaway aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Salud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
buong pag-ibig at galang tayo ngayon tumawag at umawit sa ating Ama sa langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami mapanghusga. Patawad po kung hindi kami lubos na nagtitiwala sa iyong lakas sa gitna ng mga pagsubok. Nakakalimutan namin na ang pinanggagalingan naming tunay ay ang iyong pag-ibig at kalooban. Linisin niyo po kami, Panginoon, pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinaghuhugutan natin ng lakas, ang pinanggagalingan ng ating pag-asa, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
ipinagkain na naog sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang lubong itinigis ng iyong anak para sa suwayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Mahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang tubong itinigis ng iyong anak para sa Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na 1:30 ng hapon. Magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin
sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaaring mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sila ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa ibang tulong, pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay ng iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Katulad ni Jesus Nazareno, kapag malinaw ang ating pinanggagalingan sa buhay, magiging matatag tayo at magaganap natin ang misyon sa buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala na nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-asa at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
sinasamba ka namin. Pinibingko ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Maestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa ilang